Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, nandito kami ngayon sa media launch ng bagong Xpander. Ano, ready na ba kayo? Parati naman eh, tara na! Sinubukan nila, nilubog sa tubig, lubak-lubak, tinaas. Susubukan natin lahat yan. Ganito pala ang mga kakayanan ng Xpander. Siyempre, dahil alam nyo naman na Xpander owner din kami, makukompare natin ngayon. Ano ba, may pinagkaiba ba sa feel ng pagmamaneho nung sa dating Xpander at saka dito sa ngayong bagong Xpander na nilabas. At ngayon mga ka-tandem, habang naghihintay tayo ng ating mentor na magdadrive at magtuturo sa atin ulit, no? Andito tayo ngayon sa loob ng bagong Mitsubishi Xpander. Grabehan, anong masasabi mo? Naku, ang laki ng mga pinagbago. Parang ano siya, similar, looks familiar but different na talaga. As in, ang dami nilang mga dinagdag ngayon na parang mga brush metal. Siyempre, yung screen, iba na. Yung controls ng aircon, iba na. Pati yung vents, iba na. Manibela, iba na. Pero grabe. Alam mo yun, nagaganda na ako doon sa Xpander namin. Pero, mas maganda to, mga pare, mare. May mga leather-leather pa yung dashboard. Grabe. Mag-ready na nga tayo. Yun. Hi, sir. Ito na ating mentor, si Tito Louie. Nice to meet you again, Tito Louie. Hi, guys. How are you? Nice to see you again. Ayan. At syempre, nandito na naman tayo sa panibagong episode at tuturuan na naman tayo ni Tito Louie. Ibang kotse. Ibang kotse naman tayo ngayon. Oh. Tito Louie, next time magkakaroon na kami ng diploma. Galing sa inyo ni Tito George. Okay, ready, guys? Ready. Ready. Okay, brand new Xpander, Mitsubishi. We have a little, konting race track. Hindi naman race track, pero para to show the what the Xpander can do. Exacto, no? Umuulan pa. Oo nga eh, parang may obstacle course na tayo, tapos umuulan pa. First turn, U-turn, very easy, very light steering. Okay. Very tight radius for such a long car. And then into the water, diretso lang. Grabe, hindi ako nagdadrive, pero ninenervyos ako ah! Ako rin eh! Okay, ready? Just squeeze the gas. Okay, naku, hindi na nga kita yung dadaanan! Langit na yung kita! Ayun, may splatter. Actually, building pala. Okay, something breaks para hindi masyadong masakit. Uy! At may ano pa, tubig! Nakikita nyo ah, mga katanda, may tubig talaga! May pool! May langit na naman. Ayaw ko mo, walang kita. The last butter. Okay. Yun oh. That's your disc brakes. They're wet. Okay. So, kaya that's just there's a sound. Okay. Kasi galing sa tubig, diba? Tama. Okay, after the waiting, we have U-turn ulit to the suspension. Ito, hindi na ako nag-gas. Okay. Diba? I just let the car go. Okay. Para ma-feel yung... Wow! Pwede. Ang lalaking humps nun, ha? Diba? Oo. Very nice. The next one is the mogul. We'll show you the rigidity of the car. What they did is they made the chassis very stiff. Okay. So, at yung dalawang rampa, hindi siya pantay, ganun siya. Okay. So, angat mo na yung kanan, tapos yung kaliwa. Okay. At one point, the left front and the right rear are touching. But the right front and the left rear are hanging. Oh, okay. It's nicer to see from the outside. So hangin yun, pero hindi mo ramdam, parang easy. Because yung suspension, it's taking all the ito medyo technical. Okay, so the yellow
roller siya. Okay. We have to put the right front tire on the yellow roller. Okay. This is for the traction control. Okay. Okay, stop. Okay. Neutral. Okay. Neutral. Get for the brake. Okay, I'm on the rollers now. Okay. Diba? If I put it in drive without gas, hear it? Oh. Yes. That's the right spinning. Okay. Walang traction. Since I'm not putting gas, the car is not worried. Now, when I put the gas, the car, I'm telling the car I want to go forward. Okay. So it's going to put all the energy, all the power, not to that tire, to the right tire, because that one. Okay. Spinning. Alam na ng kotse, walang grip dyan eh. So instead of putting grip na, just spin. Uh-oh. It'll put the energy to the left tire. Okay. So all you have to do is just squeeze the gas. Uy. Wow! Easy! That's how traction control works. Wow! Okay, galing. Okay, spot it lit. Ay, that was good. Okay. Oh my God. Napakalaking hubs nun ah. Hindi ka tuwa kanina yun. Wala nang daan. Kailangan medyo, diba? When you're off, pag may puno, something harang, tapos may... Kaya ba yan? No, kaya! Diba? Hindi tayo 4x4, pero yung capability niya, kahit 4x2 lang, kayang-kaya! Galing! Okay. Okay. Ito nakaka-nervous talaga, hindi mo kita yung kalsada. Butter tayo natin. Diba? Our life is in your hands! Katiwala na, wala kang ititaloy eh! Then, last two tests, acceleration, and then radical, braking. Okay. So, autopanat. Okay now. Yeah, nagustuhan ko talaga yan, yung acceleration, kasi daily driver po kasi namin to eh, Tito Louie. So talagang satisfied kami dyan. Okay, now braking. Para ma-feel na yung ABS, saka yung ESS. So, full banat. Okay. Full banat. Full banat natin yan. Oh, full na, banat na. Tapos pagdating sa blue cone, okay. Brake, sagat brake. Sagat brake, hindi yung not baby. Not the normal brake. Okay. Yung brake na may lumabas sa bata. Okay. I want you to kick it. Okay. Kick it, don't worry, you're not gonna break it. Okay. Kick it and stand on it. Ah. Okay, kick and stand. Okay. Kick and let go. Okay. Kick and stand. Okay. Okay. Banat. Grabe, galing. Partida, umuulan pa. Wet pa yung condition natin ngayon. Pero grabe ang braking. Napakasaya, no? Kasi parang gamit naman namin to araw-araw. Pero mas nakikita namin ngayon yung mga kakayanan ng kotse na hindi naman namin ginagawa talaga to eh. Kasi syempre, wala naman kaming truck, diba? Yeah, truck. Kaya ginagawa namin. Kasi a lot of the yung ginabayaran mo na feature yung truck mo. They only come out pag emergency. True. Kung walang emergency, normal driving ka lang, you don't need it. Totoo. You need it, it's like life insurance. You only need it pag may nangyari na. And when something happens, thank God I have it. Diba? So that's why we do this, para ma-feel mo na that's what you're paying for. Diba? Na nandyan yan. Yun ang binabayaran talaga yung safety. Diba? Lagi mo narinig, ABS, traction control, okay yan. Pero, na-feel nyo. Ngayon, na-feel nyo. Ramdam. Your turn. Nako, Diyos ko, ako na pala. Nako, eto na, tumatayo na balahibo. Good luck! Doblein ko na yung seatbelt.
Okay, seatbelt. Ilan ang seatbelt mo? Dalawa? Pa-ekis mo na lang. So, kaya ha? Sabay ganun, ano? Okay, kaya. Kakakayanin. Wow, ang ganda ng manibela. Tumaba siya compared dun sa dating manibela. Oh, tsaka meron na siyang texture. So, ito na tayo. Pupunta sa unang exercise. Tito Louie, are you ready? Do you trust me? I trust you. I trust you. Oh my goodness. We have a history na. Ay, naku, ito na tayo. Marami na ibang courses na nakuha sa kanila. Wala akong kita ang kalsada. Wala rin yung ano natin eh. Wala. Okay. Oh, may baha pa. No problem. Oh my goodness, parang umuurong yung itlog ko. Abuelo. Abuelo. Yes. Oh my goodness, ninenervous ako. Konting kanan. Yan. Hindi, kanan pa. Yan. Kasi you turn, you have to move it. That's just the brakes. Okay, okay. Oh, ang puso ko! Kaya nagja-drive pero grabe. Alam mo yun, parang feeling ko na mapatapak ako sa... Okay, suspension. Suspension. So yan, tingnan nyo mga ka-tandem. Matataas ha. Hindi siya basta-basta. Mataas talaga. Front and back to, no? Yung camera. Yes, sir. Ay, apa. Everything 360. Yeah. Oh. Walang ano, ha? Walang lusot. Walang lusot talaga. Okay, so ito naman tayo. Ito yung maghang, di ba? Yo. Don't even ay, feel it. Oh. You have to, ang dali. Oh. You have to look for it to feel it. Oh. Ang galing. Okay. Okay na tayo. So, yung isang gulong natin nasa roller, tapos yung isang gulong natin nasa bakal. Bakal, okay. Ang galing. So, kung saan yung may traction, talagang nandoon. Ito talaga yung matindi. Camber exercise pala to, Diyos ko. Ito yung naku, Diyos ko po. Hindi ko na sa kabila kasi gaganoon. Okay. Okay. Oh my God. Mga ka-tandem, hindi ko akalain no, na magagamit natin sa ganito ang Mitsubishi Xpander. Alam mo, 4x4 eh. Okay. Wala. Yeah. Oh my goodness, wala akong kita. Tignan mo yung spot. Stop. Oh. Konting kanan. Sige. Yan. Kaya to ng Xpander. Okay, dalawa na lang. Okay. Okay, so pagdating sa blue, bitaw na. Okay. Okay. Game. Ready, set, go. Last class. Yung camera niya. Nakita mo yung camera? Ay, hindi. Nang ababa. Hindi ko nakita. May lumusot. Ay, sana. Parang maganda yung kuha, di ba? Okay, brake test. Okay. Kailangan sagad at saka tayuan yung preno. Do not do this at home. Only here. This is only to simulate an emergency. Okay. Para ma-feel mo yung ABS system. Okay. Ready? Go. Keep going. Break! Diba? Oh my goodness. Safe talaga, safe. Konti lang. Oo. Buti na lang, Xpander yung kotse namin, diba? Thank you, Tito Louie. Maraming salamat. Ang dami na namin natutunan ulit sa inyo. Always a pleasure. Always a pleasure. Thank you. At mga ka-tandem, syempre, meron tayong kasama ulit ngayon sa video na to. Si Ju. Opa! How are you? Hi! I'm so haggard. Pero did you enjoy? Yeah,
Yes, super, sobrang enjoy. Kamusta naman yung test drive mo? Ano mo namang na-realize mo sa Mitsubishi Xpander? You know, I'm not just saying this because they have one. Pero Xpander will always be an important or significant car or MPV in the Filipino families. Support Soju Car, subscribe yes. Din. Minsan naman. At syempre, meron pa tayong mga ibang kasama dito. Syempre, Sir Nathan of Unbox PH. And hello everyone. Kuya Regan, syempre. O, unahin na muna natin si Kuya Regan. Di ba kayo nagsasawa sa akin? Hindi. Paano kami magsasawa sa gwapong yan? Isang smile na. Anyway, Kuya Regan, kamusta naman ang experience mo din sa test drive natin ng Xpander? Ba, syempre, napakagaling, napakabongga talaga ng Mitsubishi Xpander. Alam nyo guys, bilib na bilib talaga ako dito sa kotse na to. Kasi very capable siya. Dinaanan natin lahat ng mga bakal-bakal. Oh, no, puro mga baka-baka. Hindi mo akala mo, itilapong ka na, pero hindi naman nangyayari. So, ang galing talaga ng Xpander, guys. And, not only that, guwapo pa. Oo nga, parang si Kuya Regan. Subscribe to Regan's Rides, okay? Pero doon, ulitin ko lang, puro English ang aking mga videos, ha? Dito lang ako sa Riding in Tandem, nagtatagalog para sa inyo lahat. Eh, kamusta naman si Nathan? Kamusta naman ang drive ng Xpander? Grabe yung Xpander. Ano talaga? Ano ba makakakita ng mga ganyan? Yung normal city streets, oh, yung mga lubak-lubak na ibang klase. Pero at least because of that, confident na ako sa everyday use ng Xpander. Kung dinala ko man siya sa lubak, sa baha. Oh, kahit saan, grabe talaga. Parang, enjoy na enjoy ako. Diba? Halos parang 4x4 na. Pero 4x4 lang to. Oo nga, di ba? Alam talaga. Galing, galing. Akala ko 4x4. Akala ko rin eh. Close na eh, no? Close. Galing, galing. Oo, grabe. Ganun yung feeling niya kahit 4x2 lang siya. Pero budget pa rin. Budget pa rin. Oh, pasok na pasok yan sa budget. Oh. Hi everyone, so follow us sa Unbox Philippines on YouTube, on TikTok. And I am Nathan Reyes, yung motoring guy ng ating Unbox Philippines. Yeah, guwapo. Nice to meet you all. Bakit ganun puro guwapo sila? Ako nangihiya na tuloy ako eh. Mas guwapo siya guys. Kaya pressure. Saan ba may ano dito? Belo. Siyempre, hindi pa rin natin mapapatakas to. Hi Julian! Kamusta? Good job. Good job. Kamusta naman yung ano, test drive mo na Xpander? Ay, tsaka Sir Pablo, nandito nga rin pala kasama natin. Oo. So, kamusta ba ang Xpander? Hindi ko siya na-drive it ng kaya, I think. Ah, okay. Pero, compared to sa na-drive ko na Xpander Cross, saka yung pinagbago niya. Oo. I mean, sa design pa lang, it just look at it. Ang layo na dito. Oo. Dati yung Xpander, yung masasabi ko sa akin, sobrang light ng steering niya. Tapos na-improve pa nila. So parang, from that to now, sobrang light mo rin niya, sobrang sarap pa rin niya i-drive na, yun nga, it's just the reason why ang dami niya. True. Kaya yun ang dami yung Xpander. That's the reason yung binili natin. Ako binili ko yung Xpander. Oo, naka-Xpander kami. Kausap ko nga si marketing. Yung, diba nag-pre-selling sila? Imagine that's how much people like the Xpander. They're willing to wait for an Xpander. Imagine. Kaya yung next. Xpander pa eh. Susunod. Kasi, ilang years natin gamit? 5 years? Hindi, 2018. Since 2018, so ilang years na siya? 4 years. Pero wala pa rin problema hanggang ngayon. Matibay talaga siya. So wala kami problema. Please follow us on Yuga Tech and Yuga Auto. Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Thank you. At syempre, Julian. Auto PH. Good job. Sa wakas, natapos na rin tayo dun sa test drive / may obstacle course ng bagong Xpander. Hanggang ngayon, mga ka-tandem, sasabihin ko lang sa inyo, nanginginig pa rin yung laman ko kasi sobrang kaba talaga. As in,
hindi mo kasi parang ano, sa normal conditions, hindi mo naman talaga isasapak yung Xpander doon. Pero dito kasi, controlled environment. Pero at the same time, nakakaba kasi, syempre, alam mo yun, iba yung prepare nila para sa amin, iba talaga eh. Nilusong mo sa tubig, saan ka dyan? Oo, tsaka tinagilid mo yung sasakyan. Eto yung mga hindi mo akalain na parang ninervousin ka na talaga. Kala mo basa ubi sa sakin, pero hindi kayang-kaya talaga. Naglalaban talaga yung unta ko tsaka yung puso ko. Siyempre yung unta ko, sabi ko, magtiwala ako dito sa ginagawa nila. Pero yung puso ko talaga kabang-kabang-kabang. Kaya ngayon na-realize din talaga namin na ayos talaga yung nabili namin Xpander. Diba? Sulit na sulit. Kaya niya yung ganito. Ang galing-galing. Oo, sulit talaga. So, hindi ko akalain. Hindi namin na-testing ngayon. Hindi ko talaga akalain, pero grabe, sulit lahat ng binayaran nyo. Ito yung kayang gawin. Yeah. Ayun. Maraming salamat mga ka-Tandem sa panonood. Sana nag-enjoy din po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Oh. So, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.